Baba. Magandang araw! Kumusta kayo? Simula nga kahapon ng hapon ay hindi na maganda ang pakiramdam ko at nagsisimula na akong magsipon. Kaya nga ganito ang boses ko ngayon. Anyway, pagkagising namin kahapon sa aming afternoon nap ay nagmerienda kami. Si mama na nga nagluto ng aming hapunan na sinabawang isda at ako eto pinapangatawan ko na talaga itong pagdadayet ko. Tatlong itlong nga lang ang kinain ko kagabi para sa aking dinner. Kapag nga nagugutom ako ay umiinom lang ako ng maraming tubig. Anyway, kinabukasan, tinodo ko na talaga ito at kape at tinapay lang ang kinain ko. Less sugar na din at ipupush ko na talaga to. Alam niyo ba na nung si Kuya Seth pa yung baby namin, itodo, exercise at diet ako. Ginawa ko pa nga yung egg diet for 7 days. At sa 7 days na yan, puro itlog lang talaga yung kinakain ko at tubig. Hanggang sa dinahandahan ko na mag-intermittent fasting. Yung 12 hours ako na hindi kakain at pagdating ng alas 12, nang tanghali, ikakainin ko lahat ng gusto kong kainin except ng mga nakakataba. Kinaya ko talaga yun hanggang sa pumayat ako. Kaya nga siguro, nabuntis ako kay Bunso kasi sumeksi ako, Charis. Anyway, sinama ko na pala ito sa routine ko ang pagsiskincare. For the goal na ba days, sana hindi tamarin, Charis. Anyway, yan pala ang ulam nila mama sa agahan, sinabawang isda na may talong at malunggay. Hindi talaga ako nagpatukso at okay na ako sa kape at tinapay para sa almusan. Since may pinuntahan si mama, ako muna ang magbabantay sa tindahan niya. Bantay sa lakay sana ito, pero nagda-diet ako, Charis. Habang tulog pa nga ito si Bunso, naglinis na ako dito sa bahay. Hindi naman talaga mawawala ang paglilinis ng bahay sa everyday routine ko. Ayan, nagising pa nga si Bunso at dinuyan ko na lang. Nang nakabalik na lang tulog si Bunso, niligo ko naman itong si Kuya Seth na panay ang pasyal sa kapitbahay. Hindi ko nga maintindihan kung ano itong lulutuin ko para sa aming pananghalian. Basta ang gusto ko lang ay may sabaw. Para naman makakain ng marami si Kuya Seth. Sayote na lang pala ang natira na gulay dito. Kaya naman lulutuin ko ito na parang tinolang manok. So, tinulang karne ng baboy na pala ang tawag dito, Charis. Pre-prepare ko na pala lahat para ready ng lutuin. Ito pa lang si Kuya Seth, ipanay sigaw. Akala ko kung ano na, magpapabili lang pala ng ice cream. Kaya ayan, kahit sinisipon ako, ikumain na din ako ng konti. Sabi pa nga niya, ibibidyohan ko daw siya para maipakita niya kay dada niya para pag-uwi yan ang bibilhin sa kanya. Anyway, ginisa ko lang pala sa sibuyas, bawang at luya at sinunod ko na ang karne. Lagyan ko lang ng paminta at ginisa ko ng konti. Nang na-satisfied na ako sa pag-isa, inilagyan ko ng pork cube. Saka ako nilagyan ng sabaw. Nilagyan ko na din ng pampalasa na asin at ng konting betchen para pakuluin. Mas masarap kapag may tanglad kaya nilagyan ko na. Ang malambot na nga ang karne, sinunod ko na ang sayote, saka naman itong malunggay. Naabutan pa nga ako ng kapatid ko na galing sa school, tamang-tama alas 12 na. Ayan, luto na ang ating pork tinola. Naparami na naman ang ating kwentuhan for today. Anyway, salamat sa inyong panonood. Yun lang for today's video. Bye! Love you guys!